Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Wala kang mapapala sa akin. Siguro nga maganda ako, pero ganda lang ang magiging ambag ko. Wala akong pera. Baon sa utang ang pamilya ko. Ang dami-dami kong trabaho ang ginagawa dahil kapag nagpahinga ako, ay hindi kakain ng pamilya ko. In short, wala akong oras para lumandi. O gusto mong inumin ng kape, tanggap ko nang hindi ako makakapag-asawa o magkaka-boyfriend man lang. At saka ano bang mapapala ko sa love na yan? Ang dami kong kakilala na nasira ang buhay dahil dyan, no? Halos mawala sa katinuan ng mga kaibigan kong babae nang iwan ng mga boyfriend. Ay nako, sa bills na lang ako iiyak. Parehas lang yun. Kaya pwede ba? Inumin mo na lang yung kape mo riyan at manahimik ka. Napamaang si Sean sa haba ng litanya ni Gia. Pagkuay, umalog ang balikat sa pagtawa. Tinapunan siya ng masamang tingin ng dalaga. Anong nakakatawa? Sorry, nakakatawa lang kasi sa haba ng sinabi mo. Tumighim si Sean at pinigilan tumawa. Nahagip ng paningin niya ang plastic cup na iniinuman ng dalaga at nabasa ang pangalan dito, Gia. Nanlaki ang mga mata ni Gia nang sabitin ni Sean ang pangalan niya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Stalker ba kita? Aniya, nakita ko lang. Unti-unting kumalma si Gia nang tinuro ni Sean ang kape niya. Oo nga at nakasulat ang pangalan niya doon. Okay, pero huwag mo na akong kausapin. Nasasayang oras ko. Mahalang oras ko. Reklamo ni Gia. Nabanggit mong buon sa utang ang pamilya mo, tama? Tanong ni Sean. Oo, bakit? Umayos ng upo si Sean at sumimsim ng kanyang kape. Magano? Taas kilay na nagbiro si Gia. Bakit? Babayaran mo? Subukan mo ako. Sagot ni Sean. Inaakalang nagyayabang lang ang binata. Sumagot si Gia. Kalahating milyon. Yun lang? Ani Sean at naglabas ng cheque at pumirma dito. Iniabot niya ito kay Gia at nakangangang tinanggap naman ito ng huli. 1 milyon? Nalaki ang mga mata ni Gia sa nabasa. Binigyan siya ng cheque na nagkakahalaga ng 1 milyon ng taong hindi naman niya kilala. Hindi makapaniwala si Gia. Dinoble ko na. Sapat na ba yung pambayad sa oras mong nasayang o dadagdagan ko pa? Tila baliwala lang si Sean ang halaga na iyon. Kung sa bagay ay hindi man lang niya mararamdaman ang pagkabawas nito sa daan-daang milyong pera niya. Pero bakit? Halos pabulong na tanong ni Gia. Wait, prank to no? Social experiment. Nasaan ang camera? Inikot ni Gia ang paningin ngunit wala siyang napansing kakaiba. Sigurado ako tatalbog tong cheque kapag pinapalit ko sa bangko. Natatawang sabi ni Gia. Hindi siya naniniwala na ganun na lang kadali para sa estrangherong nasa tapat niya ang magbitaw ng ganitong kalaking halaga. Pwede kitang samahan kung gusto mong makasigurado. Sagot ni Sean. Okay, fine. Sabihin na nating totoo to. Anong kapalit? Ito bang malalaki mong pakwan? Niyakap ni Gia ang sarili na siyang nagpatawa kay Sean. Hindi ako ganong klaseng tao. At kung tawag lang ng laman, hindi ko na kailangan pang magbayad ng babae dahil silang nagkakandarapa para matikman ako. Pumikit-pikit si Gia at napaisip sa sinabi ni Sean. Sa bagay, may point ka. Aniya, guwapo, mayaman at maganda ang pangangatawan nito. Kaya hindi malabong madaming babae ang may gusto rito. So ano nga ang kailangan mo? Tanong ni Gia. Tumayo si Sean at inilapag ang cellphone sa lamesa. Give me your number. 1 milyon para sa 1 date. Tumingala si Gia at tinatansya kung seryoso ba ang lalaki. Pagkuha'y kinuha niya ang cellphone at sinave ang number niya rito. Tinawagan naman ito agad ni Sean. Naninigurong totoong number na binigay ni Gia at hindi inulaan lang. Pagkatapos mo asikasuhin ang mga utang mo, tawagan mo ko. Akmang aalis na si Sean nang pinigilan siya ni Gia. Teka! Bakit? Tanong ni Sean. Kung totoo to at pabayaran ko mamaya lahat ng utang ko, bukas ay pwede na tayo magkita ulit. Ngumiti si Sean sa narinig na sinabi ni Gia. Hintayin ko ang tawag mo. Anito bago tuluyang naglakad palabas ng coffee shop. Naiwang nakatitig si Gia sa cheque sa lamesa.
Hindi pa rin siya makapaniwala nang makita na alas tres na ng hapon ay dali-dali niyang iniligpit ang gamit at maingat na iniligay sa bag ang tsyeke. Pupunta siya sa bangko para malaman kung totoong matutuldukan ng kapirasong papel na ito ang paghihirap niya. Nang makarating sa bangko ay halos matumba si Gia sa nalaman. Totoo ngang meron siyang 1 milyon at ngayon ay nalipad na iyon sa kaniyang savings account. Halos maiyak si Gia sa sobrang tuwa. Sa wakas ay mababayaran na niya ang utang ng pamilya at may matitira pa. Hindi matanggal ang ngiti sa labi ni Gia nang makauwi siya sa bahay nila. Kahit na nagsisigawan ang nanay at tatay niya, ay hindi nasira ang mood ng dalaga. Nay! Tay! May dala akong pagkain. Halina kayo at kumain na tayo ng sabay-sabay. Wow, ate! Ang daming pagkain! Nanguna sa lamesa ang dalawang nakababatang kapatid ni Gia na si Ken at Ara. Kumain na kayo ng kumain! Nakangiting sabi ni Gia. Saan ka naman kumuha ng pambili niyan? Tanong ng nanay niya. Nagpunta na naman dito sa Alma kanina. Naniningil. Nako, hindi ko na alam ang gagawin. Niyakap ni Gia ang nanay at sinabing, Nay, huwag na kayong mag-alala. Bukas hindi nyo na kailangang mamroblema sa utang. Dahil bago matapos ang araw na to, ay babayaran ko silang lahat. Talaga ba anak? Nako, maraming salamat kung ganun. Pasensya ka na Gia. At ikaw ang sumalo ng responsibilidad ng tatay mo na sana ang gumagawa. Sigaw ng nanay Rosa niya. Pinariringgan ang kaniyang tatay Raul na kasalukuyang nanonood ng TV. Ay sus, si Rosa. Ako na naman ang nakita mo. Halika nga dito at yayakapin kita na mawala ang init ng ulo mo. Ani tatay Raul. Natawa lang si Gia. Madalas magdalo ang mga magulang niya pero hindi naman mapaghiwalay dahil mahal na mga ito ang isa't isa. Alam ni Gia na ang punot dulo ng gulo sa bahay nila ay ang kawalan ng pera. Pero ngayon sigurado siyang magiging masaya na ang pamilya niya. Salamat sa tulong ni Sean. Gaya ng ipinangako ni Gia kinabukasan ay tinawagan niya si Sean upang ayain itong kumain sa labas. Sinabi ng binata na alas 5 ng hapon pa matatapos ang trabaho nito at hihingi ng address niya. Susunday na lang kita mamaya. Anito. Bahagyang namula si Gia. Buti na lang at hindi nakikita ni Sean ang mukha niya kundi ay baka inisip na nitong kinikilig siya. Hindi na kailangan. Sabihin mo na lang kung saan tayo magkikita at pupunta kita. Pagtanggi ni Gia. Ayun sis, susundin kita. Wala nang nagawa si Gia kundi pumayag at hintayin ang pagdating ni Sean. Sinundungan ni Sean ang dalaga nang pumarada ang sasakyan nito sa harap ng bahay nila ay nagsilabasa ng mga chismos ang kapitbahay nila Gia. Pero hindi na nito pinansin ang dalaga at dali-daling sumakay sa sasakyan nang pagbuksan siya ng pinto ni Sean. Alis na tayo, bilis! Aniya. Bakit? May problema ba? Kunot noong tanong ni Sean. Umiling-iling si Gia. Madaming chismosa dito. Mamaya lang ay laman ako ng balita dito sa barangay namin. Kung ganun ay sisikat pala ako. Nakangising sabi ni Sean. At paano ka naman sisikat? Lumingon si Sean sa dalaga bago nag-umpisang mag-drive. Kasi malamang, nakakalat ang balita na may gwapong nakasakay sa mamahaling kotse ang sumundo sa'yo. Ang yabang mo rin no? Natatawang sabi ni Gia. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit? Hindi ka ba nagkagwapuhan sa akin? Tinitigan ni Gia si Sean na diretso ang tingin sa kalsada. Hindi ka naman pangit. Pwede na. Natawa si Sean sa komento niya. Pwede na. Madaming babaeng nababaliw sa akin. Tapos, ikaw yan lang sasabihin? Madami na palang babaeng nababaliw sa'yo eh. Huwag mo na akong isali. Humalukip-kip si Gia at tumingin sa labas ng sasakyan. Di ka naman kasali sa kanila. Dahil alam kong ibang iba ka. Muling nilingon ni Gia ang binata dahil sa sinabi nito. At ngayong gabi, meron kang isang bagay na wala sila. Sa lubong ang kilay na nagtanong si Gia. Ano naman yun? Tumaas ang isang gilid ng labi ni Sean at pahapyaw na tumingin kay Gia. Ako.
Maya-maya lang ay huminto na ang sasakyan ng isang 5-star hotel. Agad na nagpanik si Gia. Anong ginagawa natin dito? Sinabi nang hindi ko binibenta ang katawan ko. Virgin pa ako, Sean. At hindi ako magkakasawa ng... Hindi ko isusuka ang bataan ko. Sa kahit kanino. Kahit sa'yo. Relax. Wala akong gagawin sa'yo. May restaurant sa hotel at doon tayo kakain. Paliwanag ni Sean. Bumaba siya ng sasakyan at binigay sa valet ang susi. Pinabuksan naman niya ng pinto si Gia. Sigurado ka, subukan mo kong pagtangkaan. Puputulin ko yung kaligayahan mo. Tinuro ni Gia ang pantalon ni Sean. Promise, magdi-dinner lang tayo. Nang nasa restaurant na, ay duluyan ang kumalma si Gia. Hinayaan na rin niyang si Sean ang umorder dahil hindi niya alam kung paano babigkasin ang nakasulat sa menu. At natutulala siya sa presyo ng mga pagkain ito. May gusto sana akong i-offer na trabaho sa'yo. Panimula ni Sean habang naghihintay sa pagkain. May trabaho na ako pero ano ba yun? Interesado rin naman si Gia na magkaroon ng iba pang pagkakakitaan. Ngayong wala na siyang utang ay magaan na ang loob niya. Mas sinisipag niya siyang wag trabaho para sa kinabukasan ng pamilya niya. Magpanggap kang girlfriend ko. Sabi ni Sean, mabuti na lang at hindi pa sila kumakain, kung hindi ay baka nabulunan na si Gia sa gulat. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Sagot ni Sean. Pero bakit mo naman kailangan na magpanggap na girlfriend mo? Ikaw na tong nagsabi na madaming babae ang may gusto sa'yo, di ba? Bakit hindi ka nalang pumili sa mga yun at gawin mong girlfriend? Hindi ko sila gusto. Simpleng explanation ni Sean. At ako, gusto mo ako? Biro ni Gia. Natahimik sandali si Sean bago sumagot. Pwede na. Wow, salamat ah. Pero bakit nga kailangan mo nang magpapanggap na girlfriend? Ulit ni Gia. May kumakalat kasing balita na bakla ako. Gulat na tinuro ni Gia si Sean. Ikaw? Bakla? Siyempre hindi ako bakla. Wala pa talaga akong nakikilalang babae na magpapatibok ng puso ko. Nagkwentuhan ng dalawa habang kumakain. Eh bakit hindi mo yan sabihin sa kanila? Of course I tried. Pero siyempre iniisip nila na excuse lang yun. Sagot ni Sean. So, payag ka ba? Nag-isip si Gia sandali bago nagtanong. Anong makukuha ko kung papayag ako? Nilapag ni Sean ang kubyerto sa lamesa at pinulasa ng bibig. 1,000,000. 1,000,000 para sa pagpapanggap bilang girlfriend mo? Hindi ba parang gusto niya na sanang sabihin na masyado itong malaki, pero nagulat siya nang pinutol ni Sean ang salita niya. Kada date, 1,000,000 ibabayad ko. Tuwing haharap ka sa publiko bilang girlfriend ko. Do we have a deal? Napalunok si Gia sa narinig. Ilang sandali siya natahimik bago sumagot ng halos pabulong. Deal. 1 linggo nga pagkatapos ng kasunduan nilang dalawa. Ibinalita ni Sean kay Gia na magkakaroon ng party ang kumpanyang pagmamayari niya. Party? Bukas agad? Ano naman isusot ko? Nagpapanik na tanong ni Gia kay Sean. Huwag kang mag-alala. May oras pa naman tayo para mamili. Magbihis ka. Pupunta tayo sa mall. Pagkonsula sa kanya ni Sean. Nang nasa mall na sila, ay agad na dinala ni Sean ang dalaga sa isang luxury shop kung saan VIP customer siya. Nanibago naman si Gia sa social na shop. Hello, Mr. Sylvester. Tuloy po kayo. Nang akmang susunod si Gia ay pinigilan siya ng sales attendant. Miss, dito po muna kayo sa labas. Naghihintay ang mga maids and assistants. Bahagyang nainis at napahiya si Gia. Lumingon siya kay Sean na hindi napansing na iwan siya sa pinto. Nang tumingin ito sa kanan at nakitang wala si Gia sa tabi, tsaka lamang ito lumingon sa likod. Kunot noong naglakad pabalik si Sean. Anong ginagawa mo dyan? Nagsasalita ako tapos wala ka pala sa tabi ko. Ginuso ni Gia ang shop attendant. Dito lang daw yung mga chumay. Sabi niya. Chumay? Naguguluhang tanong ni Sean. Chimay? Katulong? Alalay? Mas lalong naguluhan si Sean sa sagot ng dalaga. Ano? Ikaw ba yung chimay? Naku, sorry sir. Sorry po,
napagkamalan kong assistant niyo yung kaibigan niyo. Hinging paumanhin ng sales attendant. Hindi ko lang siya basta kaibigan. She's my girlfriend. Bakit hindi mo pinapasok? Gusto mong mawala ng trabaho? Malamig na sabi ni Sean. Naku, hindi po sir ma'am. Pasensya na po. Tuloy na po kayo. Ate, next time, huwag ka kasi masyadong judgmental ha. Pang-iinis ni Gia bago tumuloy sa paglalakad. Pinapasok sila sa isang private room at doon dinala ang pinakamagaganda at pinakamahal na mga damit ng shop. Binigyan pa nga sila ng wine at snacks. Wala akong pambaya dito, Sean. Ani Gia. Sige, putangin kita. Pero ni Sean, wala sa loob na nahampas ito ni Gia na siyang umagaw sa atensyon ng mga sales attendant. Isa sa mga bagay na tinuro sa kanila bilang empleyado na nag-aasikaso ng VIP clients ay isikreto kung anuman ang nakikita nila sa loob ng VIP room. Pero mukhang mahirap para sa kanila na hindi i-chismis ang pagkakaroon ni Sean Silvestre ng nobya dahil kalat na kalat ang balitang bakla ito. At pabor kay Sean na kumalat ang balitang mayroon na siyang nobya para mamatay ang maling chismis tungkol sa kanya. Magsukat ka na ng damit. Bago tumayo ay bumulong si Gia. Hindi mo ito ibabawa sa sweldo ko ah. Una. Natatawang sagot ni Sean. Sa paningin ng ibang tao ay naglalambingan ng dalawa. Nakailang palit si Gia hanggang sa napagod na siya pero wala pa rin nagugustuhan si Sean para sa mga damit na isinukat niya. Sean, huwag ka naman masyadong maarte. Hindi naman ikaw magsusuot eh. Reklamo ni Gia. Papayag ba naman ako na mukhang chimay ang girlfriend ko sa party kong sariling kumpanya? Umirap naman si Gia sa hirit ni Sean. Tulad niya ay mahilig din itong mang-asar. Kahit na saglit pa lang silang nagkakilala ay hindi madalas magkita. Magaan ang loob nila sa isa't isa. Sa huli ay isang eleganteng itim na evening gown ang napili ni Sean. Nang makita niya si Gia na lumabas ng fitting room suit ito ay parang bumagal ng paligid. Wala siyang ibang nakita kundi ang dalaga. Sadyang napakaganda ni Gia at mas pinatingkad ng itim na damit ang malagatas niyang kutis. Oh, natulala ka na dyan. Gandang-ganda ka sa akin oh. Tukso ni Gia. Oh, nagulat ang dalaga sa walang pag-aatubiling sagot ni Sean. Ang malalim nitong mga mata ay siya lang ang tinitingnan. Mabilis na namula ang kaniyang mukha. Kaya naman tumalikod siya, sipa ng binata at nagpaalam. Final na oh. Ito na ang kukunin ko. Magbibihis na ako. Aniya sabay lakad takbo pabalik ng fitting room. Hawak ang dibdib pakiramdam ni Gia ang tibok ng puso niya. Paano na pagkamalang bakla ang lalaking yun? Sobrang lakas ng dating niya. Para siyang magnet na hinihigop kung sino man ang lumapit. Matapos pakalmahin ng sarili ay lumabas na si Gia sa fitting room. Nakita niyang nakatayo na sa cashier si Sean para magbayad. Medyo nahiya naman si Gia na ito pa ang gagastos para sa damit niya na siya naman ang nagsusuot kaya naman naisipan niyang magpresenta. Dali-dali siyang pumunta sa cashier at pinigilan ang kamay ni Sean na mag-aabot sana ng itim na credit card. Ako na magbabayad. Lakas loob na presenta ni Gia. Hindi na. Ako nag-aya ng party sa'yo. Kaya ako dapat ang gumastos para sa susutin mo. Ani Sean, umiling-iling si Gia. Sobra-sobra na to Sean. Hayaan mo kung ako na ang bahala rito. Ilang saglit na natahimik si Sean bago bumuntong hininga. Kung yan ang gusto mo. Ngumiti si Gia at bumaling sa cashier. Miss, magkano rito? 350,000 pesos po. Nanlambot ang mga tuhod ni Gia sa narinig sa presyo. Isang damit, 350,000 pesos? Si Sean na napansin agad ang pamumutla niya ay natawa sa tabi ni Gia. Sabi ko naman kasi sa'yo ako na. Nilingon siya ni Gia at tumango na parang bata. Oo, ikaw na. Ikaw naman ang nag-aya sa akin dito eh. Pagkatapos mamili ay hinatid na ni Sean si Gia sa bahay. Kaso nga lang sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakaligtas sa mga magulang ni Gia. Nag-aabang ang mga ito sa labas ng bahay.
Narinig kasi nila ang chismis na may maghahatid sundo sa gwapong nakamamahaling kotse sa dalaga nila, pero hindi man lang sila nito hinarap. Pagkababang pagkababa ni Gia ng sasakyan ay halos atakihin siya sa puso dahil sumalubong sa kanya ang mga magulang na parehas nakapamaywang. Ma, pa. Kinakabahang bati niya. Lumingon si Gia kay Sean na bumaba rin pala ng sasakyan. Pinalakihan niya ito ng mata at sineniyasang umalis na. Sino tong kasama mo, Gia? Taas kilay na tanong ni Nanay Rosa. Good evening po. Ako po si Sean, pinutol ng tatay Raul ang sasabihin sana ni Sean. Alam mo ang usapan natin ha, Gia? Bawal ka pang magnobya, hindi ba? Wala akong pakialam kaya siya mayaman o makapangyarihan ng lalaking yan. Kapag nalaman ko ang nobyo mo yan, hindi mo na ulit makikita ang lalaking yan. Nako, Wes Daddy, okay mag-alala at besties lang kami ng Junakis mo. Nagulat si Gia sa pag-astang bakla ni Sean. Halos bumong halit siya sa tawa, pero pinigilan niya ito. Kumalma naman agad si Tatay Raul. Ganun ba? Gwapo mo naman bakla, iho. Pero siya, sige. Mabuti ng malinaw. Rosa, halika na sa loob. Gia, sumunod ka na kagad. Opo, Papa. Nang pumasok na sa bahay ang mga magulang ay hinarap ni Gia si Raul. Tumatawa. Uy! Ano yun? Bakit bigla ka naging bakla? Napakamot ng ulo si Sean. Ihon ko. Nabigla ako eh. Pwede naman natin ipaliwanag kila Papa ang sitwasyon mo. Ani Gia. Hiya mo na nga. Para makampante rin sila kahit kasama mo ko. Sagot ni Sean. Halos hindi na makahinga si Gia sa kakatawa. Bagay pala sa'yo. Sean, ang maging bakla. Sige, huwag ka pang tumawa dyan. At patutunayan ko sa'yo hindi ako bakla. Ani Sean na agad nagkapagpatahimik kay Gia. Umuwi ka na nga. Umismid si Sean at sumagot. E di natahimik ka. Sige na, pumasok ka na sa loob. Susunduin kita bukas. Okay, ingat ka. Kinabukasan nga ang party na pupuntahan nila Gia at Sean. Ang akala ni Gia ay parehas na sasakyan lang ang gagamitin ni Sean sa pagsundo sa kanya ng gabing iyon. Laking gulat niya na may pumaradang limousine sa tapat ng bahay nila. Bumaba ang driver at pinagbuksan siya ng pinto sa likod kung saan naghihintay si Sean. Gwapong-gwapo ito sa suot na itim na suit at sumisimsim ng wine. Wow! Hindi mo naman sinabing mag-aala Cinderella ko ngayong gabi, sabi ni Gia. Mas maswerte ka pa kay Cinderella. Dahil pwede ka pa rin magpasayaw pagkatapos ng alas 12. Kasamang gwapo mong Prince Charming. At ako yun, sagot ni Sean na ikinatawa ni Gia. By the way, you look beautiful tonight. Isang matamis na ngiti ang sinukli ni Gia sa papuri ni Sean. Salamat. Hindi nagtagal ay dumating sila sa hotel kung saan gaganapin ang party. Animoy Awards Night ito ng mga artista dahil may red carpet ang mga paparazzi pa na naghihintay. Kamuntikan nang masilaw si Gia sa liwanag nang bumaba sila ng sasakyan at tinadtad sila ng litrato. Siyempre nga naman, ngayon lang nila nakitang may kasamang babae ang CEO ng Silvestre Corporation. Kabadong-kabado si Gia dahil napakadaming tao at ngayon lang niya naranasan ng ganitong sitwasyon. Medyo humupa lang ang pangangamba ni Gia nang hawakan ni Sean ang kamay niya. Lumingon siya rito at binigyan siya ng binata ng matamis ng ngiti pampalakas ng loob niya. Mr. Silvestre, pwede po ba namin malaman kung sino ang kasama mo? Huminto si Sean ng may reporter na nagtanong dito. Ito kasi mismo ang dahilan kung bakit narito si Gia para tapusin ang mga haka-haka tungkol sa binata. This is Gia, my girlfriend. Maikling sagot ni Sean bago tuluyang pumasok sa hotel kasama si Gia. Hindi mo naman sinabi na ganito pala kabongga yung party, pabulong na sabi ni Gia. Bahagyang yumuko si Sean para pumantay sa tainga niya. Kung sinabi ko, baka tumanggi ka. Sabagay, tama ka. Parang ang isang eksena sa mga librong isinusulat ni Gia ang nangyari ng gabing iyon.
Nakasuot siya ng magarang damit habang nakikihalubilo sa mga mayayaman at maimpluwensyang tao. Pinakilala siya ni Sean sa mga business partners nito. Bago ang ganitong karanasan para kay Gia, pero lagi namang nakaalalay sa kanya si Sean. Kalagitnaan ng party ay nagsayaw si Sean at Gia sa gitna ng bulwagan, pinapanood ng napakadaming tao. Pakiramdam ni Gia ay isa siyang prinsesa na isinasayaw ng kaniyang gwapong prinsipe. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Sean. Nakangiting tumayo si Gia. Oo naman, medyo nakakakaba pero nandiyan ka naman. Sana kahit papano ay nag-enjoy ka. Inikot-ikot siya ni Sean habang nagsasayaw at saka muling hinawakan sa baywang. Nag-enjoy ako. Feeling ko nga ako si Cinderella. Natatawang sabi ni Gia. Mas mahaba ang oras natin. Mas mahaba nga ba? Tanong ni Gia sa isip. Pagkatapos ng party na ito ay hindi na naman sila ulit magkikita. Dahil nagpapanggap lang naman siyang nobya ni Sean, kailangan pa niyang maghintay ulit na kailangan siya ng binata sa tabi nito. Hindi tulad ni Cinderella na mahal ng kaniyang Prince Charming. Alam ni Gia na hindi siya mahal ni Sean at malabong mahalin siya ng lalaking kagaya nito. Sa hindi niya mawaring dahilan, medyo nalungkot si Gia sa naisip. Siguro ay nadadala lang siya ng damdamin dahil sa mala fairy tale na sitwasyon niya ngayon. Kailangan kang tandaan na lahat ng to ay hindi totoo. Niminsan ay hindi pa naranasan ni Gia ang umibig, kaya naman hindi niya napalubos na maunawaan ang nararamdaman niya tuwing kasama si Sean. Ang alam niya lang ay parang may kung anong mainit na bagay ang bumabalot sa puso niya tuwing nakikita ito. Panatag ang kalooban niya kapag kasama ito dahil alam niyang hindi siya nito pababayaan. Pero hindi alam ni Gia na nag-uumpisa ng mahulog ang loob niya kay Sean. Dahil ang pag-ibig na akala niya ay nakakatakot. Yung daig pa niya ang nagkape sa sobrang nerbiyos sa tabi ng taong nagpapatibok ng puso niya. Hindi alam ni Gia na ang tunay na pag-ibig ay ang nagbibigay sa isang tao ng kapayapaan. May ilan pang pagkakataon na sinama ni Sean si Gia sa mga importanteng okasyon para ipakilala bilang girlfriend nito. Minsan naman ay lumabas ang dalawa para mag-date para mas maging kapanipaniwala ang relasyon nila. Minsan ay nagpunta sila sa isang mall para manood ng sine at kumain. Tumambay sila sa isang ice cream shop at inutusan ni Sean si Gia na subuan siya dito. Kailangan ba talaga to? Tanong ni Gia. Oo. Tingnan mo dun sa bandang kaliwa mo, may reporter na nakatago sa likod ng halaman. Huwag ka masyadong magpapalata. Nang makita ang tinutukoy ng binata, ay sinunod na ni Gia ang utos nito. Mukha silang mga batang in love na in love sa isa't isa. Pinakamatagal na ata ang 3 linggong lumipas na hindi pa ulit nagkikita si Sean at Gia. Laging nakaabag ang dalaga sa text o tawag ni Sean at nagsisimula na siyang maguluhan. Bakit ka naman hinihintay ang mag-text at magkita ulit kami? Aniya sa sarili. Inabala ni Gia ang sarili sa trabaho. Pero habang nagsusulat siya sa kwarto ay kinatok siya ng kapatid na si Ara. Ate, may bisita ka. Sino naman yan? Sigaw ni Gia. Yung kaibigan mong bakla, ate. Sagot ni Ara. Bakla? Napaisip si Gia dahil wala naman siyang kaibigang bakla. Nang maalala si Sean ay nanlaki ang mga mata ni Gia. Si Sean! Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Gia. Tama nga ang naisip niya. Si Sean ang baklang bisita niya. Nakaupo ito sa kanilang sala at nakikipagtawanan sa kaniyang mga kapatid. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nilingon siya ni Sean at nginitian. May chika ako sa iyo, sis. Anito, naroon kasi ang tatay Raul na nanonood ng TV kaya napilitan si Sean na lambutan ng kilos at pananalita. Natatawang napailing si Gia. Halika sa kwarto ko, doon tayo magchismisan. Aya ni Gia. Nang makapasok sa kwarto ay bumuntong hininga si Sean. Medyo nakakatakot ang tatay mo. Buti na lang at hindi napapansin ni Papa na umaarte ka lang. Eh, teka, may bako. Ano nga ba ang ginagawa mo dito? Tanong ni Gia. Hindi agad nakapagsalita si Sean dahil hindi rin niya maintindihan kung bakit siya nagpunta sa bahay ng dalaga.
Sa totoo lang ay sapat naman na ang pagpadala niya kay Gia sa company party para klaruhin ang pangalan niya. Hindi na nito kailangan pang magpanggap ng matagal. Pero parang hindi ito nagustuhan ni Sean. Parang ayaw niya nang matapos ang pagpapanggap ni Gia bilang girlfriend niya. Siguro nga ay siya ngayong ito nagpapanggap para makasama pa ang dalaga. Hindi pag-anong sigurado si Sean pero parang tinamaan na nga ata siya ni Cupido. Medyo malas nga lang at sinaniban siya ng katorpehan. May kailangan akong puntahan sa Batangas. Kailangan kasama kita. Palusot ni Sean. Ganun ba? Teka, party ba ulit? Para kasi kay Gia ay napakahirap umattend ng party ng mayayaman. Lahat ay sosyal. Samantalang ang mga party lang na pinupuntahan niya ay yung mga birthday party ng mga bata na meron pang laro. Hindi naman. Simpleng dinner lang. Nakahinga ng maluwag si Gia sa sagot ni Sean. Naku, mabuti naman. Ngayon na ba tayo aalis? Oo, naipagpaalam na rin kita. Sabi ni Sean. O sige, lumabas ka na muna at magbibihis lang ako. Hindi ba pwedeng dito na lang ako? Total, bading naman ako, diba? Panunokso ni Sean at dumikwatro pa sa kama ni Gia. Nalaki ang mga mata ni Gia sa gulat at binato niya si Sean ng unan. Labas! Ito na! Natatawang lumabas si Sean. Nang matapos mag-ayos ay nagpaalam na rin si Gia sa mga magulang. Mapa, alis muna kami. O sige, mag-ingat kayo. Sean, kalimutan mo ng lalaking yon. Naku, napakadami dyan. Ani Nanay Rosa. Tamang Nanay Rosa nyo. Kapag pinagmalit kayo ng lalaki, palitan nyo rin agad. Komento ni Tatay Raul. Hindi makapaniwala si Gia sa narinig. Ano bang kinuwento ni Sean sa mga ito? Tinignan niya ang binata na umarte pa naman. Wow, papunas-punas pa ng luha. Ani Gia sa isip. Salamat po. Mamang at papang, hindi ko po pababayaan si Gia. Alis na po kami. Sabi ni Sean sa mga magulang niya. Nasa sasakyan na sila nang sabay natawa si Gia at Sean. Ano bang pinaalam mo kila mama? Tanong ni Gia. Sabi ko nagloko ang ex ko. Kaya gusto kong maglibang. At kung pwede kong magpasama sa'yo. Sagot ni Sean. Sira ka talaga. Paniwalang paniwala na sila mama at papa na bading ka nga. Lumingon si Sean kay Gia at tinanong. Tingin mo, sana hindi ito maging problema sa kalaunan. Paano naman magiging problema? Tanong ni Gia. Hindi sumagot si Sean. Iniisip na paano kapag nanligaw siya kay Gia. Anong magiging reaksyon ng mga magulang nito? Wala. Medyo mabagal ang biyahe. Matagal pala. Kung gusto mo matulog, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita mamaya kapag nandun na tayo. Pag-iiba ni Sean ang usapan. Ay, medyo pagod nga ako. Sige, idlip na lang ako. Ang sandaling idlip ni Gia ay umabot ng ilang oras hanggang makarating sila sa beach resort na pagmamayari ni Sean ay mahimbing pa rin ang tulog nito pero hindi niya agad ginising ni Sean. Sinamantala ng binata ang pagkakataon ito para titigan si Gia. Pinanood niya itong payapang natutulog. Marami nang nakilalang babae si Sean pero si Gia lang ang nag-iisang pumukaw ng atensyon niya. Pumaba ang tingin ni Sean sa mapupulang labi ni Gia na tila iniimbitahan siyang halika nito. Unti-unting yumuko si Sean para sana hagka ng dalaga ngunit natauhan siya. Malinghalikan ko siya at walang permiso. Isip niya. Ngunit laking gulat niya nang biglang ipaikot ni Gia ang mga kamay nito sa batok niya at hilahin siya. Nagdikit ang mga labi nilang dalawa na ikinalaki ng mga mata ni Sean. Pinigilan nga niya ang sariling nakawa ng babae ang halik pero ito naman ang kusang humulik sa kaniya habang tulog ito. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Gia at naitulak nito sa gulat si Sean. Bakit mo ko hinalikan? Sigaw niya. Umayos ng upo si Sean. Nagpapanggap na hindi apektado ng mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi kita hinalikan. Yun na yun. Hindi malaman ni Gia kung magagalit ba siya o manghihinayang dahil ang first kiss niya
ay nangyari kung kailan tulog siya. Gigisingin lang sana kita pero ikaw itong bigla na lang akong hinila at hinalikan. Depensa ni Sean. Huwag ka nang magpalusot! Sigaw ni Gia. Hindi naniniwala sa paliwanag ni Sean. Pero bigla naman pumasok sa isip niya ang napanaginipan. Nagsasayaw silang dalawa ni Sean sa gitna ng bulwagan at hinalikan niya ito. Natutop si Gia ang bibig. O ano, naniniwala ka na? Inirapan ni Gia si Sean at hindi na nagsalita patungkol dito. Iniba niya ang usapan. Nasa ba tayo? Nandito na tayo sa beach resort ko. Casual na sagot ni Sean bago bumaba ng sasakyan. Sumunod naman agad si Gia. Beach resort mo? Wow! Gaano ka ba kayaman? Manghang tanong ni Gia. Kunwaring nag-isip si Sean bago sumagot. Kahit anakan kita ng 100. Kayo ko silang buhayin ng marangya hanggang sa huling hininga nila. Bakit naman sinali mo pa ako sa example mo? Ngumiti lang sa kanya si Sean. Tara na, kumain na tayo bago magpahinga. Nilibot ni Gia ang paningin habang hinahawakan ang buhok na isinasayaw ng malamig na hangin. Masarap sa tainga ang tunog ng alon at dagat. Madilim na at tahimik dahil sa kabilang banda ng resort ang bar kung saan nagkakasiyahan ang mga tao. Anong iniisip mo? Tanong ni Sean. Pwede ba tayo magstay dito ilang-ilang araw? Parang masarap mausulat kung ganito ang paligid. Ani Gia. Kuminang ang mga mata ni Sean sa narinig. Pabor na pabor ito sa kanya. Madami siyang trabaho sa opisina pero pwede niyang isantabi muna ang mga ito ng ilang araw para makasama ng matagal-tagal si Gia. Baka sakaling makapulot din siya ng lakas ng loob na aminin sa dalaga na nag-uumpisa ng mahulog ang loob niya dito. Sige, madami ka naman pera eh. 15,000 per night lang naman ang cabin dito. Biro ni Sean, wala bang discount? Pero siyong kaibigan. Pagsakay ni Gia. Ngumisi si Sean at sinabing, "Presyo girlfriend, libre. Pero magkasama tayo sa cabin." Hinampas ni Gia si Sean sa braso. "Sira ka talaga. Halika na nga, nagugutom na ako." Pagkatapos mag-ayos sa kani-kanilang cabin, dumiretso sila Gia at Sean sa restaurant kung saan nila kikitain ang kapatid ni Sean. Sa Amerika naka-base ang pamilya ng binata at nandito lang ang nakababata nitong kapatid para bumisita. Inaya ito ni Sean na bumasyal sa Batangas para may maidahilan siya kay Gia. Daisy! Bati ni Sean sa kapatid. Kuya! Ang tagal nating hindi nagkita. Tumayo si Daisy at niyakap ang kuya niya. Mabilis na naagaw ni Gia ang atensyon nito. May kasama ka pala kuya. Hinawakan ni Sean si Gia sa baywang at mas lalong inilapit sa kanya. Si Gia, girlfriend ko. Bakas ang tuwa sa mga mata ni Daisy nang marinig ang sinabi ng kapatid. Girlfriend? As in, nobya? Wow! So, hindi totoo balitang bakla ka, kuya. Anito, matagal nang nakaabot sa pamilya nila sa Amerika ang haka-hakang bakla ang kapatid pero hindi naman sila naniniwala. Alam nilang pihikan lang talaga sa babae ang kapatid. Hindi ito basta-basta nadadala sa ganda o yaman. Hi Daisy, masaya akong makilala ka. Bati ni Gia. Kalagitnaan ng dinner ay tumunog ang cellphone ni Sean. Excuse me, sagutin ko lang to. Okay, sabi ni Gia. Nang umalis sa lamesa si Sean ay nagsalita si Daisy. Ikaw pa lang ang babaeng pinapakilala sa akin ni kuya. Talaga bang hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend? Tanong ni Gia. Umiling-iling si Daisy. Hindi pa talaga. Kaya nga na-chismis yan na bakla. Tumawa ito at pagkuha hinalikan ng kamay ni Gia na nakapatong sa lamesa. Nakikita kong mahal ka ni Kuya at masaya siya. Huwag mo sana siyang sasaktan. Ngumiti na lang si Gia dahil paano naman niya sasabihin na hindi totoo ang relasyon nila ni Sean. Buti na lang at hindi nagtagal ang tawag. Anong pinag-usapan niyo habang wala ako? Tanong nito pabalik. Wala kuya, sinabi ko lang kay Gia na iwan ka na habang may pagkakataon pa siya. Pang-aasar ni Daisy sa kapatid. Tumawa naman si Gia ngunit agad napatigil nang hawakan ni Sean ang isang kamay niya sa ilalim ng lamesa. Tinitigan niya ang binata na ang atensyon ay nasa kapatid. Nakikipag-asaran ito habang natural na hinahawakan ng mahigpit ang kamay niya.
Hindi ko naman nahahayang iwan pa ako ni Gia, no? Tumingin si Sean sa kanya nang may ngiti pero seryoso ang mga mata. Hindi ko na siya pakakawalan pa. Parang hinaplos ang puso ni Gia sa narinig hanggang sa natapos ang hapunan at nagpaalam na si Daisy. At naisip pa rin ni Gia ang sinabi ni Sean. Totoo ba ito o parte pa rin ng pag-arte? Ang ganda at bait ng kapatid mo, no? Ani Gia habang naglalakad sila pabalik sa kanilang cabin. Kanina pa ba magmamana? Kundi sa kuya. Mayabang nasagot ni Sean. Totoo palang hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Akala ko joke lang yun. Tumawa si Sean at bumaling kay Gia. Bakit naman ako magja-joke sa ganung bagay? Kita mo nga't halos masirang reputasyon ko dahil dun. Sa bagay. Kung di dahil sa maling chismis, baon pa rin siguro ako sa utang ngayon. Biro ni Gia. Kung hindi dahil sa chismis, siguro hindi tayo nagkakilala. Seryosong sabi ni Sean. Gusto pa sana niyang pahabain ang usapan pero nasa tapat na sila ng cabin ni Gia. Sige na, magpahinga ka na. Bukas na lang ulit. Tumango si Gia at nagpasalamat. Salamat sa pag-atid. Good night. Good night. Pinagbigyan nga ni Sean ang hiling ni Gia na manatili sa resort ng mas matagal. Naisip rin niya na sa loob ng 3 araw ay gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para mapaibig ang dalaga. Tungkol sa nasulat mo? Tanong niya kay Gia. Nakapwesto sila sa isang lamesa sa tabing dagat at kakatapos lang mag-almusal. Medyo maaga pa kaya hindi pa gaanong masakit sa balat ang araw. Tungkol sa isang bilyonaryong nasagip ang buhay ng isang simpleng babae. Sagot ni Gia. Nagkatuluyan ba sila? Huminto sa pag-type si Gia at nilingon si Sean. Oo, gusto ng readers ang mga kwentong may happy ending. Medyo nahihirapan nga ako kasi hindi ko pa naman naranasan may in love o kaya magkaroon ng boyfriend. Nandito naman ako. Natahimik si Gia sandali bago idinaan sa tawa ang kilig na nararamdaman. Ano ka ba? Yung totoong boyfriend syempre. Pero pwede mo naman ako maging totoong boyfriend. Sabihin mo lang. Seryosong sagot ni Sean. Hindi nakapagsalita si Gia. Parang may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Nag-uumpisa na atang umasa ang puso niya na baka pwedeng magkatuluyan sila ni Sean gaya ng mga bida sa kwentong isinusulat niya. Kabado naman si Sean dahil sa kawalang reaksyon ni Gia. Ginulo na lang niya ang buhok ng dalaga at hinila ito patayo. Mamaya na yan, mag-swimming muna tayo. Noon lamang natauhan si Gia. Bumitaw siya kay Sean at may pinindot sa kanyang laptop. Ah, sige. Mauna ka na, susunod ako. Sabi mo yun, ah. Nauna na ngang tumakbo sa dagat si Sean. Tabless ito at board shorts lang ang suot. Nagtatampisaw na ito sa tubig nang mag-agat ng tingin si Gia. Uminit ang pisngi niya nang tumindig at kumaway sa kaniya si Sean. Kitang-kita ang abs ng binata at hindi na katakatakang pinagtitinginan ito ng ibang turista. Gwapo na at maganda pa ang katawan. Bahagyang nainis si Gia nang may babaeng lumapit dito. Pinatay niya agad ang laptop at hinubad ang cover up na suot bago naglakad papunta sa direksyon ni Sean. Hey baby! Bating niya dito nang makalapit. Sinadya niya itong iparinig sa babaeng umaaligid kay Sean. Nagulat man ay ngumiti si Sean. Iniyakap niya ang braso sa baywang ni Gia. May kung anong init siyang nararamdaman nang magdikit ang balat nilang dalawa. Nakasuot kasi ang dalaga ng two-piece bathing suit kaya exposed ang balat nito. Maging si Gia ay nakakaramdam ng kuryente sa katawan. Malamig ang tubig ngunit mainit ang palad ni Sean na nakalapat sa kaniyang tiyan. Nang umalis ang babaeng nagpapapansin kay Sean ay agad humiwalay si Gia sa binata. Para siyang tinutupok ng apoy kapag masyado siyang malapit dito. Bakit ka lumayo? Kanina lang ay lambing mo. Tinawag mo pa akong baby. Ani Sean, umirap sa hangin si Gia. Halatang tipo ka ng babae. Mas gusto mo bang pinapabayaan ko na lang kayo? May sumilay ng ngiti sa mga labi ni Sean. Nagsiselos ka ba? Ako? Magsiselos? Asa ka? Sinabuyan ni Gia ng tubig ang tumatawang binata. Kaso nga lang ay napakalakas ata nito at pumasok sa mata ni Sean. Aray! Daing nito.
Mabilis na lumapit si Gia para tingnan ang mata nito. Sorry, ikaw kasi nangaasar ka pa. Patingin nga, masakit ba? Halos mapahiyaw naman si Gia nang bigla siyang hilahin ni Sean sa baywang papalapit sa kanya. Mukha na tuloy silang nagkakayakapan sa dagat. Nagkatitigan ang dalawa. Si Sean ay may panunoksong ngiti sa labi habang si Gia ay bahagya pang nakanganga sa gulat. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Sean at napalitan ng kaseryosohan. Hindi na niya kaya pang magtimpi. Hinigpitan niya ang yakap sa baywang ni Gia at hinalikan ang nakaawang nitong mga labi. Wala sa sariling napapikit si Gia at ipinatong ang mga kamay sa balikat ni Sean. Ngunit ng matauhan ay agad niya itong itinulak. Gia! Tawag ni Sean. Aminadong maging siya ay nawala sa katinoan. Pitawan mo ko! Utos ni Gia. Nang bitawan siya ni Sean, ay agad siyang umahon at kinuha ang gamit bago nagmartsa pabalik sa kaniyang cabin. Nakasunod naman sa kaniya si Sean. Gio, mag-usap tayo o huwag mo muna akong kausapin, Sean. Naguguluhan ako. Magsasalita pa sana si Sean, ngunit pinagsarahan na siya ng pinto ng dalaga. Bumuntong hininga siya at kumatok sa pinto. Gia, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Look, hindi ako nagsisising hinalikan kita. Ang ibig kong sabihin, nadala ako ng emosyon. Hindi ko napigilan ang sarili kong halikan ka. Tahimik na nakikinig sa likod ng pinto si Gia. Hawak ang labi na tila ramdam pa rin ang init ng halik ni Sean. Kung meron man siyang napagtanto sa halik na iyon, ay ang katotohanang mahal na niya ang binata. At natatakot siyang hindi sila parehas ng nararamdaman ni Sean. Hanggang sa lumubog ang araw ay hindi nagpakita si Gia kay Sean. Nag-aalala naman ang binata dahil hindi pa kumakain simula kanina si Gia. Litong-lito si Sean kung ano ang gagawin. Hindi naman niya alam kung paano manuyo ng babae dahil hindi pa ito nangyari noon. Minabaw ko Gia na mahal ko na siya? Tanong ni Sean sa sarili. Sa huli ay napagdesisyonan niyang ito nga ang tamang gawin. Ito din kasi ang pinakamalinaw na eksplanasyon kung bakit niya hinalikan si Gia. Kaya naman inutusan niya ang mga empleyado ng resort na maghanda ng sorpresa para kay Gia. Nag-set up sila ng isang romantic dinner sa tabing dagat. Nang handa na ang lahat ay inutusan ni Sean ang isang empleyado na sunduin si Gia sa cabin nito. Sakto namang papalabasan na si Gia para maghapunan nang may kumatok sa pinto niya. Pinapatawag po kayo ni Sir Sean, sabi ng babaeng empleyado nang pagbuksan niya ito ng pinto. Pakasabi ayaw ko muna siyang makita, ani Gia. Ma'am, sumunod na po kayo please. Baka po kasi ako yung pagalitan ni Sir. Ayaw sana ni Gia pumayag pero dahil nakiusap ang empleyado ay tumango na lang siya. Dinala siya nito sa tabing dagat kung saan agad niyang napansin si Sean na nakatayo sa gilid ng lamesa. Napahinto sa paglalakad si Gia. Nilibot ang tingin sa mga bulaklak at ilaw na nakapaligid sa lamesa. Kung hindi pa siya tinawag ng babaeng empleyado ay hindi pa magtutuloy sa paglakad si Gia. Huminto siya sa harap ni Sean. Hi. Bati nito. Ano namang pakuluto? Masungit na tanong ni Gia. Nagkamot ng batok si Sean at tumawa bago seryosong tumingin sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Wala naman akong karanasan sa ganito eh. Ang alam ko lang eh, mahal kita at ayokong maggalit ka sa akin. Gia, ayokong mawala ka sa akin. Mahal mo ko? Gulat na tanong ni Gia. Oo Gia, ano ba bang ibang dahilan kung bakit kita mahal? O bakit kita hinalikan? Hindi naman ako ang klase ng lalaking basta-basta na lang mga halik. Gia, lalo na kung wala naman akong nararamdaman para sa babae. Ikaw palang babaeng nahalikan ko. Hindi inaasahan ni Gia ang pagtatapat ni Sean ngayong gabi. Ngunit nagdiriwang ang puso niya lalo na nang mahawakan ng binata ang kamay niya. Alam ko na hindi ganun kaganda ang naging simula nating dalawa. Pero gusto ko tapusin ang pagpapanggap at tutuhanin ang lahat mula ngayon Gia. Nangilid ang luha ni Gia. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umibig siya
at hindi niya inaasahan na ang lalaking akala niya ay malabong maabot ay iibigin siya pabalik. Paano mo ipapaliwanag ngayon kila mama at papa na hindi ka talaga bakla? Tanong ni Gia na ikinatawang nilang pareho. Hindi ko rin alam pero bahala na. Para sa'yo, kahit abulin pa ako ng itak ng tatay Raul, okay lang. Hinawi ni Sean ang buhok na humarang sa mukha ni Gia. So ano nang sagot mo? Saan? Pamaang-maanga na sagot ni Gia. So sinabi ko, kung pwede bang totohanin na lang natin ang relasyon to? Paano mo naman ako makakasigurong hindi mo ako pinaglalaroan lang? Ismid ni Gia. Walang pag-aatubiling sumagot si Sean. Kung gusto mo ay pakakasal lang kita bukas na bukas din. Sira ka talaga. Tsaka na ako magpapakasal kapag sikat na akong writer. Sabi ni Gia. Pwede maghihintay ako. Kahit gano'ng katagal ay hihintay kita. Sa ngayon, makukontento muna ako bilang boyfriend mo. Ngumiti si Gia at tumango. Sige. Pumapayag na akong maging totoong girlfriend mo. Talaga? Yes. Sa sobrang saya ay binuhat ni Sean si Gia at inikot-ikot ito. Nang ibinaba niya si Gia ay masuyong hinadkan niya ito sa labi. Pagkatapos maghapunan ay inihatid ni Sean si Gia sa cabin nito. Good night. Sabay tayo mag-almusal bukas. Sabi ni Sean. Okay. Tatawagan na lang kita pagising ko. Pero nang maglalakad na sana palayo si Sean ay hinawakan ni Gia ang manggas ng t-shirt nito. Bakit? Tanong ni Sean. Nag-iwas ng tingin si Gia. Bahagyang namumula ang mukha. Gusto ko sanang magkita ang cabin mo. Saglit na hindi umimik si Sean. Pagkaway huminga siya ng malalim at sumagot. Sigurado ka ba? Oo. Ani Gia. Hinawakan ni Sean ang kamay ni Gia. Okay, sumama ka sa akin. Tahimik na naglakad ng dalawa papunta sa cabin ni Sean na nasa kabilang dulo. Tila parehas na nakakaramdam ng tensyon ng dalawa. Hindi alam ni Gia kung ano pumasok sa isip niya at sinabi niya iyon sa nobyo pero hindi naman siya nakakaramdam ng pagsisisi. Inihanda niya ang sarili sa kung anumang pwedeng mangyari sa oras na dumating sila sa cabin ni Sean. Habang papalapit ng papalapit ay kumakabog ang dibdib ni Gia. Humigpit din ang hawak ni Sean sa kaniyang kamay na tila nangangahulugan na pareha sila ng nararamdaman ng dalaga. Nandito na tayo. Binuksan ni Sean ang ilaw at bumungod kay Gia ang maliwalas na kwarto. Mas malaki ito nang tinutuluyanan niya at sobrang linis. Wala man lang maski kaunting gusot ang sapi ng kama nito. Inilibot siya ni Sean sa buong silid at sinabing, nakita mo na ang cabin ko. Iyati na ba kita pabalik? Matapang na sinalubong ni Gia ang tingin ni Sean. Kita sa mga mata ng binata ang pananabik na kahit sinabing ihahatid siya ay mas gustong manatili ang nobya sa tabi. Abot-abot ang dalangin ni Sean na kayanin niyang magtimpi. Mahal niya si Gia at nirerespeto niya ito. Ayaw niya itong piliting gumawa ng bagay na maaaring pagsisihan nito sa huli. Dito na ako matutulog, bulong ni Gia. Umigting ang panga ni Sean. Gia? Aniya, na para bang nagsusumamo. Baka kasi mapatid na ang kaniyang pasensya. Imbes na sumagot ay naupo pa sa gilid ng kama si Gia. Desidido magpalipas ng gabi kasama ang nobyo. Balikan na sa cabin mo habang nagpipigil pa ako, Gia. Pakiusap ni Sean. Bakit kasi nagpipigil ka? Tanong ni Gia. Napamaang si Sean sa tanong ng nobya. Sigurado ka ba? Tinapik ni Gia ang pwesto sa tabi niya. Masyado ka malayo, halika rito. Alam mong pwedeng may mangyari. Alam ko. Putol ni Gia sa sasabihin ni Sean. Unti-unting naglakad si Sean, papalapit kay Gia. Napahigpit ang hawak ni Gia sa sapi ng kama nang yumuko si Sean sa harap niya. Kapag inangkin kita ngayong gabi, hindi na kita pakakawalan pa. Wala naman akong bala kung mawala. Halos pabulong na sagot ni Gia. Sorry baby. Ang sabi ko ay maghihintay ako hanggang sa matupad mo ang pangarap mo. Kaso hindi ko na ata kayang tuparin yun. Pinataka ni Sean ang mababaw na halikang labi ni Gia. Pagdating na pagdating natin sa Maynila, ihingin ko ang kamay mo sa mga magulang mo.
Pagkatapos sabihin nito ay tuluyan ang bumigay si Sean sa bugso ng damdamin. Hinawakan niya sa likod si Gia at dahan-dahang inihiga sa kama. Ginawaran niya ito ng mainit na halik at inangkin ang tuluyan ang gabing iyon. Walang bakas ng pagsisisi sa puso si Gia. Inialay niya ng buo sa sarili ang lalaking una niyang minahal. Sinulit ng bagong magkasintahan ang huling araw nila sa beach resort. Ang plano sana ni Gia na enjoyin ang magandang view para magsulat ay hindi matuloy dahil kinukulit siya lagi ni Sean. Tama na muna yan. Pagbalik natin ng Maynila ay puro trabaho ka na naman. Mag-relax ka na lang muna tayo. Total, huling araw na natin dito sa Batangas. Yakap-yakap ni Sean si Gia mula sa likod at hinahalik-halikan ang balikat nito. Isinarada ni Gia ang laptop at hinarap ang nobyo. Sige na nga. Anong plano mo ngayong araw? Mag-island hopping tayo. Sasagot sana si Gia nang tumunog ang cellphone niya. Si Papa. Sagutin mo muna. Sabi ni Sean. Sinenyas ni Sean na i-loudspeaker ni Gia ang tawag para marinig ang anumang sasabihin ng tatay nito. Hello pa? Napatawag kayo. Bungad ni Gia. Gia, umuwi ka dito ngayon na. Sigaw ni Tatay Raul sa kabilang linya na ikinakaba ni Gia. Papa, anong problema? Imbis na si Tatay Raul ang sumagot, narinig ni Gia ang boses ng kaniyang ina. Iharap mo sa amin yung si Sean. Nang malaman namin ang totoo sa hindi. Nabasa namin sa balita sa magazine. Gia, talaga bang nobyo mong lalaking yan? Nagkatinginan si Gia at Sean. Hindi alam ni Gia kung ano ang sasabihin. Pinanood niyang tumayo si Sean at nagbihis. Pagkawa'y kinuha nito ang cellphone ni Gia. Si Sean ho ito. Pauwi na ho kami ni Gia. Mamaya na lang po kami magpapaliwanag. Ma, mamaya na lang ho. Bye. Tinapos ni Gia ang tawag bago pa man lang makapagsalita ang nanay niya. Anong gagawin natin? Tanong niya kay Sean. Puno ang nang pangamba ang mga mata niya dahil mukhang galit ang mga magulang. Hinawakan ni Sean ang mukha ni Gia gamit ang dalawang kamay at gumiti. Huwag ka munang matakot. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo na pagkadating natin ng Maynila ay magpapaalam na ako sa kanila ng pakakasalang kita? Medyo naano nga lang sila na mabista tayo. Patawa-tawa ka pa dyan. Kinakabahan na nga ako eh. Angil ni Gia. Mahal kita, Gia. At nakahanda akong harapin ang galit ng mga magulang mo. Seryosong sabi ni Sean. Mula Batangas nga ay dumiretso na sila Sean sa bahay nila Gia. Kabadong kabado ang dalaga samantalang kalmado lang si Sean. Sa loob niya ay nakakaramdam din ng kaunting takot pero kailangan niyang lakasan ng loob. Nang sa wakas ay tumigil ang sasakyan sa harap ng bahay nila Gia ay lalong kinabahan ang dalaga. Ako muna kaya humarap sa kanila. Bumalik ka na lang kapag kalmado na sila. Para ko na rin pinakita na duwag ako. At hindi ka dapat para sa'yo. Halika na sa loob para matapos na to. Sa totoo lang parang naiihina ako sa nervyos eh. Sabi ni Sean. Pagpasok nila sa bahay ay naghihintay na sa sala ang pamilya ni Gia. Magandang araw ho. Bati ni Sean. Maupo kayo. Iinom sana si Gia ng tubig nang biglang nagsalita ang tatay niya. Ano itong nalaman kong kasintahan mo itong si Sean? Akala ko ba iba ding ito? Papa. Pasensya na ho Papa at sa iba niyo panabalitaan. Ipapaliwanag ko ho lahat. Pagsingit ni Sean, ikinuwento nito ang buong pangyayari maliban sa gabing nagtalik sila ni Gia. Baka kasi tuluyan silang habulin ng itak kung nagkataon. Sumandaling salita ho. Eh walang kasalanan ng anak ninyo. Sa akin ho kayo magalit pero wag naman po namang sobra. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi ho ako bakla at mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Hindi agad kumibo ang mga magulang ni Gia. Ilang sandali pa ayaw ko si Tatay Raul. Panagutan mo ang anak ko. Kung gusto mo pang sikatan ng araw. Imbes na masindak ay natuwa pa si Sean. Nakangiti siyang tumango sa ama ng nobya. Kahit sa ang simbahan ho ay pakakasalan ko ho si Gia sa lalong madaling panahon. Gia. Po, napaupo ng maayos si Gia.
sa pagtawag ni Tatay Raul sa kanya. Napakarami mo ng sakripisyo at paghihirap para sa pamilya natin. Paunahon na siguro para unahin mo ang sarili mo. Angad na nangilid ang luha ni Gia nang sa tinura ng ama. Tama ang papa mo. Panahon na para isipin mo ang magpapasaya sa'yo. Mahal mo ba tong si Sean? Dagdag ni Nanay Rosa. Opo, ma. Mahal ko si Sean at siya ang nagsisilbing pahinga ko. Sagot ni Gia habang pinupunasan ang luha. Kung ganun, ay hindi na kami tututol pa. Umiiyak na tumayo si Gia para yakapin ng mga magulang. Salamat po, Aniya. Sean, huwag mong sasaktan itong anak namin ah. Kung alam mo na ang mangyayari. Banta ni Tatay Raul. Hindi ko po sasaktan si Gia. Nilamok ay hindi ko hayaang dumapo sa kanya. Natatawang lumapit si Gia sa nobyo. Puro ka talaga kalukuhan. Makalipas ang isang taon, ngayong araw ang fan signing event ni Gia para sa kanyang bestseller na libro. Hindi niya lubos maisip na darating ang araw na magiging isa siyang tanyag na manunulat. Akala niya dati ay suntok sa buwan ito. Pero dahil na rin siguro sa suporta ng kaniyang pamilya ay naabot ni Gia ang kaniyang pangarap. Madaming tao ang dumalo sa event para makita siya at magpapirma. Ngawit man ang kamay ay hindi nagreklamo si Gia. May naglapag ng libro sa harap niya at agad itong pinirmahan ni Gia nang hindi nakangiti. Pangalan po? Tanong niya. Sean. Nang marinig ang boses ng asawa ay mabilis na nag-angat ng tingin si Gia. Abote nga ang ngiti ni Sean nang may dalang isang bugkos ng tulips. Congratulations from your number one fan. Anito. Hindi ko alam na pupunta ka. Sabi mo busy ka, di ba? Nakangiting tanong ni Gia. Tumayo siya at naglakad sa bandang gilid ng lamesa para walang harang sa pagitan nilang dalawa ng asawa. Kinuha niya ang mga bulaklak na dala nito at pinatong sa lamesa. Buti na lang at si Chun ang pinakahuli sa pila kaya naman hindi na disturbo ang ibang fans ni Gia. Pwede ba naman na wala ako sa unang fan signing event ng asawa ko? Niyakap ni Sean ng misis na may kalakihan na ang tiyan dahil apat na buwan ang buntis. Gusto ko na sa bawat pagsubok at tagumpay mo ay nasa tabi mo ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaproud sa'yo. Niyakap ni Gia pabalik ang asawa. Umamin ka nga sa akin. Pinakya mo ba ang mga libro ko kaya na sold out? Paano mo nalaman? Biro ni Sean. Agad naman siyang nahampas ng asawa. Aray, biro lang. Hindi ka naman na kailangan gawin yun dahil madami talagang may gusto ng librong sinulat mo. Maganda ang kwento, palibasa ay hinango mo sa akin ang bidang lalaki. Bumitaw ng yakap si Gia at inirapan ng asawa. Alam mo, ikaw ang lumaki na ang ulo simula nang sinabi ko sa'yo ikaw ang inspirasyon ko sa pagsusulat ng librong to. Aba, syempre. Nakita mo ba ang daming tao na nagpunta dito para lang humingi ng autograph mo? Talagang ipagmamayabang kita at ipagmamayabang kung ako ang naging inspirasyon mo. Habang nasa malayo kanina, ay tinatanaw ni Sean ang asawa. Kitang-kita sa mukha nito na kahit pagod na halos maghapong pakikihalubilo sa mga tagahanga ay nagpirma ay masaya ito sa ginagawa. At masaya siyang makita ang asawa na nagagawa ito ang isang bagay na mahal nito. Bago kasi makilala ni Gia si Sean, ang pagsusulat ay naging simpleng trabaho na lang para sa kanya. Dahil sa pressure na kumita ng pera ay hindi na niya na-enjoy noon ang pagsusulat. Ngunit nang dumating sa buhay niya si Sean at binura ang mga problema niya sa isang iglap na numbalik ang tunay na interes niya sa pagsusulat. Lalo na at tinuruan pa siyang magmahal ng asawa. Ang bilis na pa na ano? Parang kailan lang totoong nagkakilala tayo sa coffee shop. Pagbalik tanaw ni Sean. Oo nga eh. Minsan napapaisip ako kung ano kaya ang nangyari kung hindi tayo nagkita nung araw na yon. O kaya hindi ako nilapitan mo. Siguro hanggang ngayon malungkot pa rin ang buhay ko. Sabi ni Gia. Siguro kalat pa rin ang balita na bakla ko. Tumawa si Sean sa sinabi. Pero ayos lang. Hindi naman kasi mahalaga sa akin ang opinion ng ibang tao.
Kung ganun, bakit pa ako binayaran para mapanggap na girlfriend mo? Gulat na tanong ni Gia. Napakamot sa ulo si Sean nang mapagtantong biniston niya ang sarili. Sa totoo lang, nabigla ako. Unang beses kong nagustuhan sa babae ang napakasuplada mo pa. Nadorpe ako. Kaya nag-isip ako ng dahilan para mapalapit sa'yo. Noon nga lang ako nagpasalamat na na-chismis akong bakla. Nagkadahilan pa ako para makasama ka. Ipinatang ni G ang mga kamay sa balikat ni Sean at tumingkayad upang bigyan nito ng mabilis na halik sa labi. Itong malaking tiyan ko ang patunay na hindi ka talaga bakla. Pareha silang natawa sa sinabi ni Gia. Mahal kita, Gia. Sambit ni Sean. Mahal din kita, sagot ni Gia. Hindi niya inakala.